Okay, so now, ang gagawin natin is magbibenta tayo ng ating USDT sa P2P sa MEXC exchange. So, meron kasi akong USDT, ayan, 193. So, ang plano ko dyan is, ibibenta ko na, actually galing lang po yan sa libre. Yeah. So, ibibenta ko na siya, considered as gain. So, galing yan sa radar, nakuha ko dati na sa airdrop. Yeah, sa airdrop ng libre. Okay, so ang gagawin ko is ito-transfer ko ang aking USDT sa aking fund. So, dito, instead of fund, sa Binance, makikita nyo dito is fund, di ba? Asset, tapos spot trading. Dito naman is fiat or fiat. So, na-transfer ko from spot to fiat. So, ayan. USDT, then transfer ko siya. Okay. So, remind me later. So, now, na-transfer na siya, di ba? So, ngayon, pupunta ako ng P2P. So, isisell ko siya, paganyan. So, makikita nyo, may balance na ako. Kanina, nung nasa spot pa siya, zero yan. So, ngayon, kung gusto nyo siyang ibenta na, ilagay nyo siya sa fiat. So, ang gagawin natin, make sure na nakasell kayo kung magbibenta kayo. Pero kung magbabay kayo, mas mataas, 56. Kung gusto nyo bumili ng USDT, mas mataas. So, ako naman, magsisell, mababa. Ganun talaga yon. So, ngayon, bibenta ko siya dito sa 54.26. So, ang gagawin ko is, gawin ko lang siya ng 50 USDT lang muna. Anyway, 50 pesos lang naman ang minimum niya. Tapos, maximum niya is 50,000. Okay? O, 100 na lang. Gawin na lang natin 100. Ayan. Kasi naka-PHP na pala siya. So, kung i-all natin, ang equivalent niya is 10502.56. Sell tayo dito. Sell tayo dito. Ayan. So, dito, i-click nyo muna kung kanino kayo mag-sell. Kung gusto nyo dito, dito, o dito. At dito tayo mag-sell. Anyway, 100% pa lang naman. 100% naman ang kanyang ano. So, try natin dito. So, gawin natin 5,000. Anyway, so, i-all natin. Sell USDT. Then, GCash natin. Ayan. Waiting for buyer to pay. So, pwede natin i-chat. Hi po. So, wait natin na mag-reply yung buyer. And then, do not release hanggat hindi siya nagsisend sa inyo ng payment. So, always double check sa GCash nyo kung dumating na nga ba. Minsan kasi, may mga scammers sa P2P. So, meron siyang timer. Ayan, sabi niya, has been marked as paid. So, paid na daw. So, ang gawin natin, punta tayo sa GCash natin. Tingnan natin kung talagang nagbayad na ba siya. So, ayun is positive. Nagbayad na nga siya sa GCash. So, ang gawin mo, kung gusto mong makita ang activity, ayan. 10502.56. So, tama, di ba? Tama. So, now, saka lang tayo mag-re-release ng payment. So, ang gawin natin, I have confirmed the payment. So, click nyo na lang, click nyo na tong, I have confirmed the payment. So,
So, meron kang 8 minutes. So, ngayon, i-confirm mo na I have confirmed the payment. And confirm. Yun, so completed na. And then, pwede mo siyang i-message, thank you. Yan. And then, kung gusto niyo siyang ano ka ng commenting, ganun, so, pwede mo niya siya. Ayun, so, ang bilis lang ng ating transaction. Thank you, Chris Trade. Shout out po sa'yo. I hope na may natutunan kayo kung paano gumamit ng P2P dito sa MEXC Exchange. Thank you, Radar, sa libreng pera.